pa. Itinan natin kung ano yung dalawang sagot dito ng Nine Pandas. Kulang sila ng carry, mid, and isa pang support. AM? Diba? AM? Okay, oh, na-open nga yung AM. Kanina, Pryoban yun ng ano, ah, Shopify. Ah. So, tingnan natin. Siguro last pick yung Nine Panda with the AM. Siguro support muna or di kaya mid na ipangtatapat nila dito nga kay Abed. So, Nine Pandas. Ay, yun na. Pakagad. Pakagad, no? Isang coil lang. Si Bulbo, lakad ng lakad sa may likod, oh. Tapos lagi yan, nakaganyan na short. Jersey short. May dalang papel lahat na alagay first pick Storm. Tapos yung sapatos niya, parang ano, Vans. Ayun. Iba. Iba suot niya ngayon. Ayosin nyo, ayosin nyo. Pang jogging. Nakala ko pang jogging na ano eh. Anyways, yung pack dito ng Nine Pandas para sa akin, sobrang ganda na ito. Makakatalon sa backlines. In papel kasi yung mga supers din dito ng Shopify Rebellion, no? And sobrang ganda rin ng silence dito up against IO, di ba? Mapipigilan mo yung relo out. And dito rin sa Storm, panghuli nila, yung Dream Coil din ng pack, sobrang ganda this game. But with an MK pick na Shopify Rebellion, so okay, ina-expect nila na magiging offlane Doom nga talaga to for Nine Pandas. And gusto nilang pahirapan yung Doom with the MK pick. Oo, MK at saka possible. Tingnan natin, si MK na 4, nakikita ko na. And pero depende pa eh, kung gusto nilang higher chance of kill, could be CM and Monkey King sa may lane. Kung gusto nilang sustain plus medyo may bully na side, eh, pwedeng IO and MK. Pero iniisip ko kasi kahit MK yan, if it's gonna be Skyrat yung magiging kasama ng Doom, medyo mahirap din lumapit. Not unless yun nga, si CM yung magiging kasama dito ng isang Monkey King. Pero mahirap lumapit sa isang Skyrat eh. Mm. Layo ng range. So, ang kulang dito ng Shopify is offlane sa Nine Pandas carry. So, nag-ban sila dito ng LC. Do you think yung Night Stalker, kailangan ba i-ban dito ng Nine Pandas? Maganda yata yun, against pack. Also, ano? Sobrang ganda ng ano ka mo, ng Night Stalker. Kasi pangkain siya sa, ano, sa alaga din ni Chen. Diba? Plus, and yung Silas nga sinabi ni Basola, sobrang ganda yun. Up against pa, up against Skyrat Mage. Parang pag nakita mo ito, uy, may 250. Sarap. Ano ba mga offlane heroes ni Saber Lives? Ilabas niya na yung Enigma niya. Enigma! Okay. Kaso may Doom. Kaso may Doom. Oh, okay. Mahirap. Pag nag-AOE Doom, magbe-blink in sa black hole. Wala na. Goodbye, Saberlight. Pero pwede kung mauuna ka, di ba? Maganda naman. Laning yung, ano, yung Enigma. What do you think, ano? Lycan? Lycan ni Saberlights. Hindi na kasi masyado talagang napipick out yung mga ganong klaseng more on team fight at saka suntukan kasi talaga eh. And Lycan kasi meron may idle time ka as a Lycan. And yun yung ayaw mo na maging idle ka sa laban kasi nga dapat ready ka to fight every single time. As to why ganito yung naging lineup din ng Shopify. Sobrang aggressive ng lineup nila. Anytime they could fight. And as for Nine Pandas naman. Wow, ganda ng band dito ng Shopify Naga, no? Alam so, ang mga open pa is AMPL. Slark. Maganda ata Slark sa Nine Pandas. Slark. And Void. Available pa yung Void actually. Basta tinan mo. Oo, pwede atang Faces Void eh. Oo, Faceless Void. Maganda pa rin this game. Ganun pa rin, no? Yung IO plus one. So, automatic may void dalawa ka na kaagad sa Chronosphere. Ano yung mga IO ni Faceless Void na ka-lane? Baka kasi may mga heroes pa itong Shopify kaya naka-ready siya sa may Void pick eh. Ang pinakaya mo yung may mga DPS. Kanyari, Venomancer offlane, Viper no? offlane, Veno, Viper. Di ba? Nga ba ang tanong? Kasi parang ano eh, parang okay pa rin mag-aim kasi may MK din kasi makakapalag yung MK anytime eh. Heatlord dyan para may pang-hold sa pack, sabi ni Lincoln. Wala na, auto ban first ban, yung ano eh. Idol. Naka-first ban ito nga ano. Ay, iniisip ko dito, Shopify! Or Morphling ni Ramses. Kaso Morphling, tagal kasi mag-online, hindi bagay sa main eh. Hindi diba? Bagay sa meta. So, tingin ko, possibly AM. Yung Draw Ranger, di rin napipick eh, no? Imbis na mag-Draw Ranger kasi, Muerta ka na lang eh. Hindi yun, Muerta! Open pala, open yung Muerta. Magandang Muerta against MK. Diba? Mapapalayo. Oo. Pero iniisip ko kasi nandyan si Storm. Storm, eh. Tama. And ayaw na isang Muerta talaga ng malapitan or di kaya masayang yung kanyang ultimate. And
Ayun yung parang strength ng isang Storm Spirit na anytime. Ang lamot kasi ni Merta eh. Once na masetupan ka, possibly hindi ka na makakagalaw dito nga sa game. So, MK Void. Void ata pinaka-the best na ibaban mo dito. Faces Void. Sobrang hirap pigilan. Pero Sven. They go for Sven. Okay. Hero din na nasa meta ngayon. So, yung isa sa mga mabilis mag-online at mawawalis talaga. Nakakaramdam ako ng Slardar yata to. Shopify. Shopify Slardar? Pag nag-AM or pag nag-PAAM Stark, ayan, parang Slardar. Parang sinasetup na lang yata sa Slardar to eh. Ay, sila yung nag-Slardar! Diyos ko mo! Doom carry! Doom carry nag-Slardar! Bloodseeker! Sabi nila tayo mag-Slardar ha? Ba't sila nag-Slardar? Ano yan, Bloodseeker offlane. Lucifer offlane? Oo, para hindi makagalaw si Slardar. Kaso kulang sila disable. Eh, frontliner, maybe? Ano ba? Center, takbuhan lang nila eto nga nga Doom. Kaso may pack. Shopify. Ursa. Ay, hindi pwede. Ay, offlane. Offlane na nga pala. Offlane. Baka ano lang to si Boy Surge. Si Darkseer. Oo, pwede. Kaso wala siyang post-por, no, na... Tsaka wala kang parang... Ayun na! Uy, gumagano, no? Ay, Venomancer. Uy, Venomancer lang pala. Uy, okay. So, na-excite siya, na-excite eh. Oh, eto na to, guys. Very exciting hero eh. Pero, eto ha, Bosalo. This is Kerry Slardar. Kerry Slardar, guys. And offlane na Doombringer nga. So, let's see kung ano ba ang meron dito sa Slardar Kerry. Na ito si Ramses. Pero eto na, guys. Kompleto na ang ating lineup. KJ, easy. Sino sa tingin nyo ang mananalo rito? Nag-Shopify tayo sa bet eh. Shopify! Shopify? Oo. Oh. Ikaw, easy. Nag-Shopify sa bet mo, Shopify din. Okay, Shopify daw sila guys. Ako, Shopify din, siyempre. Para diretso na tayo sa game number 3. Halos lahat naman yata mag-game 3 ngayon eh. Sana. Grabe naman, sana. Pero ayun nga guys, no? Ayan yung mga players natin, naka-ready na rin sila. Kayo ba sa mga nanonood dyan? Eh, sumagot na rin kayo sa prediction natin or kung sino yung sa tingin nyo na mananalo rito sa Shopify and 9 Pandas. Pasa na kayo. Pasok na kayo sa nagagandahan at nagwagwapuhan. Kasper! Yun. Easy, KJ! Take it away! Yes, sir! Thank you so much! And shoutouts once again dyan sa lahat ng mga ano, nanggugulo sa YouTube. Comment, nagkakagulo na dito eh. Lumabas kasi yung Beno eh. Oo, lumabas kasi yung Beno. Maganda gulo-gulo na. Ang dami yung ano. Ang dami yung sabi, bat Beno. Okay, edi G, tingnan natin kung mag-workout yung Venomancer mga tropa. Pero, guys, pasabi na lang kapag rinig yung ano, yung hangin. Yung hangin. Yeah, pasensya na. Pasensya na, medyo mainit dito. Pero guys, this is the third series, I suppose, di ba? Mm-hmm. Ng ating playoffs day number one. So, ayan, share nyo na yung ating live stream. And meron pa tayong next series, guys. So, huwag kayong mag-alala. Hindi pa matatapos yung ating totohan. Aha. Kukumancer. Puro kukumancer yung nababasa ko sa comment section. Aha. Parang nakadikit na eh, no? Nakadikit na sa pangalan eh. Yung mga Pinoy talaga, kapag nakaisip, sobrang ano eh, sobrang tatatak sa isip mo eh. Iba rin. Pero ito guys, ayun nga, edi rin eh. Okay. I-adjust lang namin guys, ayan. Pagpasensya nyo na kasi, ito na nga si Artisio yung unang madadali ata dito. Boundless strike, kontutu, napaganda. Blood grenade na siya, Artisio dropping low. Kita ka, mamamatay nga lang din. And that's the first buff for the side of 9 Pandas. Namatay na nga lang din dito si Fly. Actually, yung 9 Pandas, this is their fight. Concussive shot again and crit. Magpapaalam siya dito. Tatlo po ang nabigyan dito for the side of Shopify Rebellion. Ayun lang. Oh, guys. Pasensya na. Pasensya na. Op, tabi-tabi po. Ayan. Pero tatlo yung heroes kagad na nakuha dito ng 9 Pandas. Good start na naman sa kanila. And... nako, pabawi na naman itong ang Shopify. Pero it's still early. So, uy, apat ba to? Nalugi sa right kuligan si Abed doon. Mukhang apat nga ata. Three, four, one lang naman. Pero yun nga, still a good start for 9 Pandas. Ang tanong dyan would be, magiging consistent kaya sila. No? Good start until the end. Tingnan natin dito. Abed, Storm, laban sa pop. Uy, pero teka, sa top lane.
Suntukan, oh. Oo, oh, eh, inuna ni Fly yung Crystal Nova. So, mahirap may pagsuntukan dyan. Andun yung damage talaga dito ni Fly. And Roger, okay, maaga-agang sentry yan, ha? Maaga-agang sentry, pero, uy, Ramses. Oo, oh, sobrang aggressive nila dito. Pero the good thing is, may Venomous Gale sa Saberlight. And si Fly yung kasama niya sa lane. So, grabe yung slow na provided dito ng heroes ng Shopify Rebellion sa may offlane nila. Ayan na. Mape-prevent naman nila yung mga possible kill na pwedeng i-attempt dito nga ng 9 pandas with all those slows na nabibigay nila. Pero again, tingin ko magiging okay lang yung buhay dito ni Ramses knowing na nakakuha siya ng magandang start and meron naman siyang Chen na kasama. Hindi nga lang comfortable siguro yung Chen laban dito nga sa isang CM kasi hindi din freely makakakuha ng mga units eh. Ito nga si Roger, pwedeng-pwede lang patayin ni CM anytime at kontrolin. So, panlaban na lang ni Roger ngayon. Okay, kung di ako makakakuha ng enchanted unit, okay. Right-clickan na lang. Mas malayo yung range niya eh. Kanina niya pa binabato ng right-click sa etong ang si CM. Abed naman, he's doing pretty good. Ganun pa rin, malakas pa rin talaga sa lane si Abed. It's just that kailangan din mag-step up ng other teammate niya in order na mabalance lahat for Shopify. So far, yep. Maganda pinapaita si maganda nang pinapaita dito si Ben and yung puck up against the store matchup parang 50-50 yan, depende sa players, no? Pero na-depende rin. So Shopify kung mapapatay nila si Ramses and yun na nga nabigyan dito yung Slardar na carry mga tropa. Dapat lang yun kasi nabigyan ng magandang umpisa eh. And again, ang ganda ng timing dito ng Shopify knowing na okay, nagpupula itong ang si Chen not around. Eh, walang tutulong dito nga sa kanilang carry. Gapang talaga eh. Kung ikaw si Ramses, anong bubuhin mo? Tingin ko threads ka agad eh. Movement speed, invest ka talaga para hindi basta-bastang makapag-free hit. Ayan o, oh, yung gagawin ni CM sa Chen eh. Ngik. Oh, kailangan, oh. Kailangan ng power threads and maybe a windlace. Oo. Oh. Maganda rin. Kung trip niya lang naman ha. Kung gusto niyo maging aggressive, pwede pa rin windlace. Pero sa gantong klaseng carry slaughter na napapansin ko sa mga pros dito, lalo na sa pub, is straight into Midas ginagawa nila. Oo, Midas oh, talaga. Rekta Midas. Pag thread, wala nang dagar-dagar. Midas. Oh, kailangan mo din kasi mag-farm eh. Ay, ang ganda. Uy! This could be a solo kill actually. Kiyotaka, mamamatay nga ba? Pero mayroong Fairy Fire si Idol. Mukhang buhay pa naman. Illusory Orb is available. Kailangan mag-ingat dito ni Abed. And the mob boy for solo kill. Kiyotaka, what a man! There is the tip. Na-solo kill dito si Abed, mga tropa. Okay, nagkamali si Abed. Hindi na tansyata ni Abed yung damage doon ng puck. And crit, mukhang delikado. Pero makakakabit naman doon sa melee creep. Medyo mahirap din eh. Kahit sabihin natin, MK ito ah, nakakapag-farm pa rin na maayos etong ang si Doom. At saka kahit malugi etong ang si Doom dyan sa may lane, may devour at devour talaga na pangbawi eh. And eto yung mahirap kasi, kinakite lang din sila dito sa may bottom lane with the Skyrat na nandun yung movement speed, nandun yung slow. Ang hirap talagang lapitan ng heroes ng 9 Panda. So, despite having MK, makakapag-farm siya, pero ganun din naman eto nga si Miero dito sa may bottom lane. And again, yung need the lane, Abed, na-solo kill eh. Oh, maganda na sana, lumalamang na siya in terms of CS din, nice eh, pero na-solo kill. Ganda na pinakita ni Kita Atom, pero Sir TC, okay, nice try. Papalag naman daw, sabi nila Miero, okay, palo-paloy nga. Pengi ako ng Jingo, sabi dito ni RTC. Pero andun yung purge, kaya hirap din si RTC. Nice purge coming from Miero. Actually, gumagana ng gumagana yung nakuha niya ditong neutral ability to negate that Jingo mastery at walang sagot so far si RTC doon. Imbis na lalamang ka sa lane because of that Jingo with that bonus damage, wala kang magawa eh. Okay, hayaan mo makahampas yan, makakuha ng Jingo. As long as meron tayong purge, hindi gagana yan at hindi magiging malakas sa lane eto nga si Monkey. Kumbaga, hindi ka makakakuha ng mga kills. Uy. Going for the kill, also dropping low, nabugahan ng yellow, mamamatay dito si Ramses and Saberlight ang makakuha noon mga tropa. At so far, nagiging toxic yung top lane natin dito. Eh, wala eh. Venomancer plus sa Crystal Maiden, grabe yung movement speed slow na ito. Parang early on pa lang, gusto mo na agad magka-BKB, kaso bawal yun eh. Oh, hindi ka mag-i-scale as a carry kasi kung mag-BKB ka kagad eh. Kumbaga, wala kang farming tool, so you would want siguro Hands of Midas or DK Madness para at least. Uy, grabe naman to.
Oh, kakabalik lang. Kakabalik lang. Ibuhay niya, 300 na lang. Diyos ko po. Op. Oh, pero ito yung gank coming from the back. Dream Coil gagamitin na. May bash nga tayo dyan. Coming from Ramses at mukhang mamamatay na ata dito yung Beno. Ayun, mabibigan dito sa Saber Light Fly. Kay tamang takbo. Mag-abol nga ba si Iakyuta? Kapag tumama yung Illusory Orb, pwede atang mabutan dito si Fly. Pero mukhang okay, tama na. Balik na ako sa linggo, guys. I did well. Napatay natin yung Beno. So, mag-farm ka muna dyan, Ramses. Oo, kailangan nilang bigyan kasi ng... breathing space itong si Ramses na hindi na halos nakakahinga. Andiyan sa top lane. Uy, mahala yung usipin coming from a bed. May illusion rune kaya pala. Madi-dispend niya yung silence ni Antares. Magpapaalam na nga dito mga tropa. Nice kill. Gusto lang sana magpa-XP sa may middle lane eh. Kasi kanina pa nawawala etong ang puck. Pero what a nice kill from Abed. So, bawing-bawi naman na siya kahit papano dito nga sa may middle lane. Tsaka, ayo Storm Spirit to eh. Ito yung combo na gusto mong as early as now na magsama-sama lulugi ka ng level at some point. Pero, if you always get those kills katulad nun, eh, bawing-bawi ka naman sa gold and experience. Kailangan mong isustain yung mana ni Abed para makapag-farm siya freely eh. So, asa na nga ba sila? Bababa? Top lane ata ang gustong galawan eh. Pero si Abed... Ayun, nasa taas. Nasa taas dito si Abed. And kita ka na patipin na rin. So okay, 4v4. Top lane natin. Hindi, actually 3v4 yung top lane dito mga boss amo. Pinoparm lang yung Kikiam. Hindi, actually si Arteezy andun na din pala. Pero bumalik ka sa sana sa bottom lane. So... alam nila, masyado na tayong tumatagal dito, hindi ito pwede. Hindi efficient to, pero teka lang, bangol strike, isang palo pa! At mamamatay po dito si Antares, nice kill para dito kay Arteezy. Ayun, ganun pa rin, pabor pa rin yung nangyayari ngayon dito nga sa Shopify. Unti-unti na silang nakaka-recover, no? Solo kill, nakuha ni Abed kanina. Hindi pala solo kill, meron pala si... eto nga si IO doon plus a solo kill ni Arteezy doon nga sa baba. So tingnan natin. And maganda yung situation. Uy, turo. Ito pangit yung sitwasyon ni Roger. Mamamatay yata dito si paring Roger. And si Arteezy pa yung nakakuha nun. Pero na dream coil na nga dito si Abed na itali. May doom coming from Miero. Mukhang mamamatay na ata dito yung storm. And crit not level 6. So wala siyang pangligtas dito kay Abed. There is gonna be the purge to slow him down. And sorry orb at naabutan. Secret Yuta ka nga ang makakuha niyan. So yung early kills na naman, pumapabor po dito sa side ng 9 Pandas. Bumawi. Busy yung Shopify sa may top lane eh. They cannot help yung kanilang IO and Storm. Doon papasok na maganda etong ang isang Doom at saka si Puck doon nga sa IO Storm. Automatic, alam mo, may yung coil mo, dalawa kagad yung tatamaan eh. Sama mo pa na merong Skyrat every single time. Tingin ko planado na ng 9 Pandas na okay. We need this Skyrat kasi alam natin na kukunin ng SR etong Storm Spirit. Nakahanda na eh. Alam nila ko ikuha yan. Pero tulad nito, Storm Spirit, okay, na-silence. Walang pang-dispel. Medyo masakit nga yun. Ang Taris mukhang delikado. Abed really wants him dead. Nahila yung Skyrat Mage. So, sapat nga ba damage dito ni Abed? May mana pa naman kung tutusin. Going for the kill. Yes, sir. And Abed, uy! Okay, napalo pa naman. Pero rapper ang play coming from Roger. Nakapag-ball lightning out na. Pero Dream Coil, magagamit na. Puputuloy nga ba yung Dream Coil? Mukhang hindi na po. Pero dito nagbabadya yung stun ng Centaur. Nakatago dito si Abed. Mukhang mabubuhay pa nga ata. And now the jump in to turn things around. Abed, no way! Are you kidding me? But the buyback play coming from Kiyotaka. And now the jump in. Mamamatay agad dito si Abed. Mukhang pwede pa nga ata dumobol kill. Kaso wait lang. Wala na yung chance of Kiyotaka. Out na lang ata muna. Ayun. Pero na-force out yung buyback dun, ha? So, all goods na yun for Shopify. Grabe naman si Kiyotaka dun, gigil na gigil. Play na play, no? Play na play. Pero gumagana kasi ngayon yung Kikiam, eh. Oops. Tsaka nagkamali na din. Masyadong naging greedy yung pag-try nilang kunin pa si Abed. Nasa high ground, wala nang extra damage from the support. At ayun, no, nandura na lang si Saberlight. Natawan lang si Roger, oy. Pero ba't ka nag-buyback? Oo, sumobra ata tayo sa Colette, okay. Okay, tama. Mapapatay. Mapapatay nila yung Storm, pero ba't naman kailangan mag-buyback? Pero kailangan eh. Kailangan. Parang kailangan nilang bawian. Pero at least, kasi
early pa lang naman, 10 minutes, so medyo upward na upward pa etong ang buyback and the experience kasi na makukuha mo out of that Storm Spirit, it's worth it somewhat para dito nga sa 9 Pandas. Pero Saberlight, kaya pala excited na excited siya with the Venomancer kasi gapang malala yung kanya magiging kalaban dito. Pero RTZ with the movement together with CM. Sumasama na agad dito si Arturito. With the smoke play, kasama Crystal Maiden mo, ang tutulak nila. Dito yung top lane, gumagana na naman po si Kikiam. At okay, mga pasag na ata to, pero tatalon si Aben na hila. Nakita yung Pog, even with the hand of God, you are nothing. Kiyo, Taka, and Saberlight nga ang kukuha nun. Healing spray para dito sa Venomancer. Oo, oh, malapit na. Ayun, naatos na kagad. Ito nga si Saberlight, and kahit sabihin natin, nandun yung tulong, hindi talaga kaya. Kapag aggressive masyado yung heroes ng kalaban at galaw sila ng galaw, it's pretty hard to play with Chen. Siguro mag-i-scale to mamaya etong ang 9 Pandas kapag nandun na yung more auras na ibabato or isasabay ng Chen sa teamfights. Pero kapag ganito na as early as now, ang hirap mag-play around Chen eh. Diba? Wala pa eh, hindi pa kalakasan eh. Pero mamaya, with the Aura Gaming, tingin ko naman it's okay. Pero hindi na siya nag-Hands of Midas. Nag-madness na lang siya dito. And a BKB. Oo, no Midas. Bakit magpa-farm? Pwede namang ano, pumatay ng pumatay na lang, diba? Grabe nga eh, pero ang dami nagtatalo dito sa comment section natin. Worth it nga ba tingin mo yung pag-buyback ng pack doon? Siguro, experience-wise na nakuha dito ng pack, okay lang. Pero iniisip ko kasi maaga pa eh, so mura lang yung buyback. Pero hindi din kasi siya yung, alam ko hindi siya yung nakakuha ng kill eh. Pero again, wait na, delikado ata yung Venomancer. Mamamatay ba dito sa Saberlight? Nanawanos sa gamit na, pero wala magagawa. Yung Venomancer tatalon si Abed. Mahihila yung Pop. There is gonna be the Frostbite and the damage. Kiyotaka has fallen. Miero will go down as well. I think RTZ makakatalon. Dito kay Roger, concussive shot na dyan na rin. Pero walang tulong yon. Still, 3 kills ang makukuha dito ng Shopify Rebellion. Nakita mo ba yon? Kawawa naman si Miero, nagtitipin eh. Hinampas ng hangin. Nahila. Swerte naman nun, kampi sa Shopify. Pero yun na nga, 3 kills para dito nga sa Shopify. And fuck, hindi na maganda yung kanya nagiging buhay dito. Lalo na nag-buyback siya. Each time na papasok sila sa teamfight, siya yung isa sa mga unang namamatay. And dun na malulugi etong si Puck. Ayun o. Basic lang. Ginuraan lang ni Saberlight. Bang! Pero kahit pa rin, nandun pa rin si CM eh. Kung aggression lang yung pag-uusapan, sobrang aggressive ng heroes dito ng Shopify Rebellion. They could go anytime. At hindi nila tantanan etong ang 9 Pandas knowing na nalugi din sa lane etong si Ramzes. So he cannot do anything hanggat hindi siya nagkakaroon ng BKB. And grabe din, kumalaw si Abed dun. Oh, pero ito, grabe natin yung galaw ng Shopify. Okay, play na play dito sila. Abed and Crit, may hila nga si Miero. Nagamit na yung Vukong's Command. Okay, bigay nyo na yan, wala na yan. Okay, edi sa inyo na. Sabi dito ng Sardar, okay, sabi ni Ramzes, hindi natutulungan eh. Hindi na uy, Arcane pa. Uy, Arcane pa. Swerte nga naman. Tapos meron kang IO sa gilid. Talagang yummy for Abed. So, any heroes na makita nila sa mapa, tingin ko susundan at susundan na to ng Shopify. And wag nang pahingahin itong 9 Pandas. Wala eh, hindi makakatulong ngayon itong si Ramzes. Yung Doom hindi na din na halos magamit. So, ayan na, Saberlight. Going for Mechanism. Dinuraan lang. Na Doom. Yung Venomancer, Penitence, the Rapper of Blink coming from Roger. Sabay papalo ng papalo yung mga amigos dito ni Roger. At mga mamamatay na ata to. Nagitara pa nga dito si Kikiam and paalam Saberlight. Yep, uy, Hadouken. Uy pa ata to ah. Meron Magic 1, TP out, pero dito si Ramzes. So, okay, goodbye, paalam tropa, Saberlight. Kaya paano eh, napatagal niya yung pag-aabol. Medyo magkakalayo din etong ang Shopify. Dalawa sa baba, tatlo sa taas. So, siguro iniisip nila na kahit Saberlight and Fly
kapag may pumuntang isa sa may bottom lane, they could get some kills since nandun naman na yung Atos. Pero it's a different story kapag na-doom. Ayan na, control naman. Ito nga si Saberlight. Naunahan din kasi siya eh. So, eto pa lang. Pwede pa lang kumuha kagad ng Roshan. Ito nga side ng 9 Pandas. So, once na makuha nila yung BKB with eto nga ultimate plus the Solar Crest. So, may ability pa rin. Eto nga 9 Pandas. And despite na mukhang... Wait lang ah. Oh, going for the solo kill. Andito na yung relocate ni Grit together with Abed. Patatalo na nga po si Antares and mukha magpapaalam na. So, maganda to, nagagamit kayo paano ng Shopify Rebellion yung mga relocate. Eh, hindi pa naman sobrang kailangan yan sa teamfight, no? Hindi pa pang ligtas. Oo. Oh. Pwede nga pang aggressive. Tsaka meron din na ni ayan. Merong Arcane Rune. Ito nga ang Storm Spirit. So, all goods. And dito for Shopify. Wala na kuha ng kill. Iniisip ko nga dito, hindi na nila tatantanan. Ito nga ang health, sorry. Ito nga, 9 Pandas. Kasi nga, lamang na sila eh. Ang gaganda na ng pick-offs na nakukuha nila. So, speaking of pick-offs, ito na naman si RTC, nagbabalak. And, syempre, hindi ko matatakot ngayon. Knowing walang Doom. Nagpa-farm pa si Ramses. Pak, nagbabawi. Wala ka talagang takot maglaro if you're Shopify. So, laban lang ng laban? Laban lang ng laban. Available na yung BKB ni RTC. Pero ang maganda rito is available na rin yung BKB ni Ramses, if I'm not mistaken. So, Madness up plus BKB para sa starter. Going for Blink afterwards dito si Ramses. Si RTC, wala pa naman na no, nasa shoplist. And mukhang farming mode muna tayo ngayon, guys. Kuha na muna ng items. Ito, travel ang gusto ni Kiyotaka. Uy, pero Twins gameplay, ah. Kita kasi nila si RTZ sa top lane eh, di ba? Nag-farm si RTZ, so they wanted to go for that kill. Pwede. Gusto lang bumawin. At speaking of bawi, eh, wala, mukhang wala naman sila makakuha. At mukhang magkakaroon tayo ng teamfight. Malayo si Ramza, so... Uy, uy. Lugi pwede to. Sa tao. Mawawala agad yung smoke. Tatalan si Abe, pero na-doom na silence. A triple bouncer coming from RTZ. Napaganda na nun to sustain. Coming from Critis, enough to save Abe from dying. Bukong skumad na ibitaw. So, kailangan nata mo ng umatras dito na 9 Pandas. They are not equipped to fight. Gonna try to TP out Kiyotaka. Okay, makakapag-TP out pa naman siya. Pero si Roger mo, ang deads na ata to. Aha. Patay po dito si Roger. Nice backup para dito sa side ng Shopify Rebellion. Pero Abel, nakita na naman. There is gonna be the silence. Stun coming from Ramses. BKB, Bash of the Deep. Pero yung sustain ni Creed, grabe nga. Yun, hindi mamatay-matay dito si Abel. Pinaglalaroan niya dito si Ramses, mga tropa. Kapag ikan pang mamatay. Uy. At susundan ba talaga natin yan, sir? Oo, oh, mga akala ko susundan eh. Hey, pero eto na, pwede na atang kumuha ng Roshan. Eto nga ang side ng Shopify, and good thing, sobrang lapit lang na it's still night time. Nandun naman siguro yung damage nila, no? Kaya, naunahan si Abed, yes, pero hindi sapat eh. Kulang kasi sa tao, etong 9 Pandas sa teamfight na yun. They need that blink dagger muna siguro ng Slardar na kapag nakauna sila ng ganun, at least nandun yung damage output. Kinukulang eh. Kahit nasabihin natin, nandun yung level ng isang pack, hindi naman siya ganun ka-level gap. Pero again, hindi pa sapat. Hindi pa sapat, pero nakuha na yung Aegis dito ng Shopify Rebellion. And of course, yep, the Roshan Gale guys is brought to us by Vortex. Muti na dito yung save. Buti na nga lang, dun yung save ni Crit eh. Buti na nga lang. And, nice. Ramdam mo sana siya eh. Nakahinga siya sa... Sabi ni Abed, nice eh. Napanice yung bibig niya eh. Op. Op, nakita si Fly. Delikado nga ata. Natamaan pa nga ni Ramses, Kamos. Eh, sobrang lambot ng Crystal Maiden. Creeps na nga. Papalambutin mo pa. Okay. Ang ganda niya. Pero kita ka. Uy, mabuhay pa naman. Pero RTZ dito. Nakita yung Chen. Uy, grabe si kita dito mag-Budota. Sabi mga Budota, please. And inaning yung Shopify. Okay, nag-TP out si Idol. Pero RTZ napalaban na. May sariling problema pala dito si Idol. Ay, ay, ay! Buti na pag-mischief. Pero kahit na, ay, ay, ay. RTZ minamasahin ni Ramses. Swedish! Ang sarap, Bessie. Mega kill streak yung nakuha dito ni Ramses, mga tropa. Hingang malalim para kay Arturito. Nako po, gumana na naman yung passive ni Lods. Ay, nako po. May sarili siyang ano eh, may sarili siyang galaw dun sa backline. Sinisip niya, okay, this is just Chen. Kaya ko to. Kaso, may tier 1 tower, meron pang tier 2 tower. Yung kasama niya, busy sa pagpatay, paghahabol dito nga kay Kiyotaka na inaning.
yung Shopify Rebellion and yun yung mga mistakes or opening na ayaw mong ibigay dito nga sa 9 Pandas kasi kahit sabihin mong na, nakakakuha kayo ng kills, nakakuha kayo ng objective, pero yung carry na mamatay ng ganun, ibang usapan na yun para dito nga sa game na to. And look at that, the network, isang ganun lang. Wow. Instead na lumamang kayo kasi nga meron kayong Aegis, you stick around together. Wala eh, nagkanya-kanya eh, ito ngang Shopify, lalo na si RTZ. Ano ka talaga, papapailing ka kapag nakita mo yung ganung place eh. Ay, Diyos ko po. Anyways, nakita ko yung mga senyasan dito ni Busalo. Mga magandang pangitain to. Ewan ko lang, kung para sa kanini magandang pangitain dun. Ewan ko lang. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang sure. Pero still, nasa kanila pa rin naman yung Aegis of the Immortal. Pwede nilang i-take advantage na okay, may pangalawang buhay itong si Abed. Aha. Okay. So, pwede silang kumuha. Force out ng teamfight, maybe. Ayan. Kasi, pansin ko, pina-farm lang nila yung Aegis nila eh. Not this time. So, SR... Pwedeng-pwede nang kumuha ng kill. Pangbawi na. Pero ito si Ramses, meron na siyang big dagger eh. So, pwede na din mag-play together etong ang 9 Pandas. At least, pag pumasok yung puck, there's the follow-up damage, physical damage mainly, from the Slardar. Uy. Pero ito, tatalon si Abed. Mahihila si Antares mo. Ang ito na ata ang katapusan mo, idolo. Mamakabididin si Scarlet Mage at walang sagot yung 9 Pandas. Bigay na nga nila eh. Iniisip ni Ramses, tatalon ba ako? Ang ganda ng setup, tatlo yung hero. Pero, syempre, if you would think it, eh, hindi mo din basta-basta matatalo yung Shopify doon. Nawala na sila ng isang support, less magical damage, plus meron pang Aegis of the Immortal. Sacrificio na lang muna. It's just support. So, hindi malaking kawalan dito nga for 9 Pandas. And magandang ginagawa dito ng puck kasi... Inaaning niya lang eh. Kumbaga, sobrang pushed out yung top lane dito ng Shopify. So, matutorn ka between, okay, dedepensan ba natin yung top lane, bibigay natin yan sa kanila, or gawa tayo na sarili nating galaw since nasa atin naman yung Aegis of the Immortal. And ito dapat yung play sana na supposed to be gagawin ng Shopify knowing na meron kayong Aegis. Parang naging overconfident lang siguro kanina itong si Arthur. So, stick together. Yan, makakakuha sila ng decent objective kasi may Aegis sila eh. So, out of that Aegis, still worth it. At least nakakakuha sila ng mga pick-offs and eto ng Torre. Napapagana nila yung Storm eh, with Crit, diba? And so far, parang naglalaro yung 9 Pandas sa Dota mismo ng Shopify Rebellion. Nagpapadala sila dito. Pero okay, mayaman pa rin naman yung 9 Pandas. Actually, meron silang 3K advantage dito mga tropa. Lamang na lamang sila dito in terms of items. And... Level 17 yun. Ang bilis. Ang bilis ng... level? Oo, ang bilis ng kanyang level. Parang ito yung pack na hindi namatay ah. Isip... Okay. Oh, yun lang. Mabati kasi natin. Uy, walang mana si Amit. Napag-face ship pa. And blink out coming from Kirtaka. Grabe naman, mga nakakabang place yun eh, no? Parang pag ikaw nakapusta ng 100k dyan, kakabahan ka, pero ito, Dream Coil, bumalik. Wala nga lang follow, pero dito na, on the way na, yung hero sa 9 Pandas, si Abed, mag-zip in, zip out lang. Meron naman siya ata ditong, okay, Aegis nga pala kasi yung Persecret. Muna ang madadali dito mga tropa, mamamatay yung IO boss kung man gagamitin na Battle Strike is straight onto the Chen. Delikado po ata dito yung Chen, Abed, focusing down on this spot. There is gonna be the silence na doom dito si RTC. Mag-ahabol nga ba? Nahantanong mo, ang ganun na nga, nagbabang na po dito si Crit. Eto na yun, point of no return. Mamamatay ba si Kiyotaka? Mukhang makakapag-john out pa. Pero RTC na palaban na, Ramses, mamamatay siya dito. Mga kaibigan, zipping again, coming from Abed. Kiyotaka dropping low, does enough the mana for this storm. Mukhang delikado pa nga ata dito yung side ng Shopify Rebellion. If they can bring down RTZ, yes they can. Mamamatay dito si RTZ and Roger will take the kill. Abed, mukhang delikado pa nga. Concussive shot will seal the deal and is gonna fall. Two cores dead for the side of Shopify Rebellion. Engaging, hindi pa ata tapos to. Saberlight, magti-TP out. Sapat nga ba yung damage? Mukhang sasapat naman para makapag-TP out. Nababaliw sila sa pack. Kahit ako, hinahanap ko yung... Oh, ito. Kakauwi lang nito, pero ngayon, nandito na naman sa bottom lane. And Abed tried so hard para ma-reach out. Mahuli man lang, eto ang si Kiyotaka. Kaso sobrang
sobrang palos, sobrang likot. Guys, hindi mahabol. Ang taas ng level niya, 14 lang si Abed eh. Ito na naman, Kiyotaka. Depressed kid, who hurt you, sir? Delegado nga. Sino ba? Yung ba? O yung secret? Okay, time out lang para dito sa pack. Pero grabe, nagpapakita ng gilas dito si si Kiyotaka. Parang akala mo, grabe. Dami ng problema. Binuhos lahat sa Dota yung galing eh. Dutang-duta yung pack, guys. Each time na tatalon si Abed, hindi niya mahata. Parating nakakapag-shift eh. Speaking of Abed! Oh, yun lang si Abed mukhang nadali. Oh, napakagad ng balance strike coming from RTC. But the silence comes out and now the basic flare as well. Abed got blown up. Mamamatay ata din dito si Crit. Ilista mo na yan. Ito na nga Shopify pa. Isa-isang namamatay yung Shopify Rebellion. Concussive shot to slow him down. The bash coming from Ramses will take that kill in RTC. You know, hands up. Walang magawa. Walang magagawa. Pa isa-isa silang pinipitas dito eh. Kukuha pa ata ng kill to. Pag may nagdepensa, grabe naman. Mapapangiti ka talaga kung ganito. Paganda yung nagiging performance dito nga. Kada bitaw nila, sobrang on point eh. Kiyotaka kanina pa, game number one, easy. On point yung kanyang galaw dito. Isipin mo, nag-dieback yan kanina. Oh. O, diba? After niyang mag-dieback, dalawang beses siyang namatay but still. Naka-recover sa game na to. Siguro, isang factor na din would be the mistake din ni RTZ. Doon na sumobra siya, kaya ganito na yung nagiging scenario. Plus, nakapag-farm na din. Eto ang 9 pandas and yung bitawa nila ng skills. Gumagana na din yung aura ni Chen. At dito sa game, yung mga sustains given by the Chen. Nararamdaman na din natin sa point na to eh, na mauubusan at mauubusan ang gasolina etong Storm Spirit. And ang ganda ng aim na 9 pandas na inuuna talaga nila sa crit. Dapat walang magligtas dito sa isang Storm Spirit. Oo, para ito. Ayun no. Bang! Huli. Eh, di mahirap kami nag-first pick Storm K. Asahan mo na ang daming silence, ang daming disable na mabibito sa'yo ng kalaban. Kasi nag-first pick Storm K eh. So know the consequences. Shopify Rebellion, hindi, I mean si Bulba, kamusta na? Tingin mo, dahil ba din yun sa first big storm, kaya ano ba? Tingin ko hindi naman ganun yung nangyari dito. Sabihin na lang natin na there are a lot of heroes naman na kayang gamitan ni Abed. It's just that, nasa meta si Storm Spirit and isa siya sa mga heroes ni Abed, why not pick it first? Uh-huh. Pero, yun nga, may talong moments din kasi talaga as a team na yun. Na nasa decision making din nila kung paano nila laro. Lamang sila kanina eh, nakakuha sila ng objective, ganda team fight nila sa top lane, pero hindi nila na-maximize to the full extent yung kanilang Aegis of the Immortal kanina, since yun nga, namatay solo si Artisan. Now, bumabawi na. Ito ang red, 9 pandas. So, ang hirap eh. Pero siguro at some point, kailangan mong i-let go si Storm and bigyan ng ibang hero si Abed para kahit papano eh. Diba? Sayang naman yung pagiging magaling niya sa may middle lane kung Storm na lang makikita natin from time to time. Pero, oy, Disco Lord. Frostbite, nandiyan na Abed. Hihilain dito yung pop. Delikado ata si Kiyotaka, pero napag-face shift pa naman. Bukong stuman, gagamitin na. Ramses dito, mga delikado. Lotus Orb, nandiyan na. Pero mamamatay nga ba? There is gonna be this slithering crush. The Hand of God is not enough to napagod ng coil! A 3-man dream call. May get a 4-man dream call coming from Kiyotaka from behind. And 9 pandas, they are gonna demolish Shopify dito sa may itaas. Dito sa may balon. Miero tatalon and nasunog, napaso si Crit. Ayun lang, natatlohan bigla dito yung Shopify Rebellion. And ganun-ganun na lang, 16k advantage na po tayo for the side of 9 pandas, mga tropa. Ang hirap kasi talaga eh. Si Kiyotaka sobrang nagla-last long sa teamfight. Kahit matalunan siya ni Abed, hindi sapat yung dinadamage dito nga ng Shopify para mahuli etong ang si Puck. Sabihin na lang natin na yung sustain Lotus Orb, may pipe, merong sustain pa sa Chen. Ulay, nagana na talaga eh. Kita natin, nalapitan naman siya ni Abed, pero hindi pa rin talaga sapat. Kailangan mahablot etong ang sipak dito and sobrang limited lang. Bang! Oh, wala! Walang follow-up! Follow-up? Na-silent si RTZ! Na-silent siya, nasa puno.
lang kaya napilitan mag-BKB. Ang ganda ng pagbalik dito ni Akiyota sa teamfight. Ang ganda ng Dream Coil niya. Apat yun, oh. Apat na Silence, apat na Dream Coil. Diyos ko, Lord. Kailangan ng Hex. We need Hex. Yup, we need Hex. We need disables para dito sa Puck. Nagiging annoying na sobra yung Puck. Taas ng level eh, level 21. Si Abed, hindi ko sure. Parang nasa 17 or 16. Given na siguro na parating niyang kasama yung IO. So, nahati yung experience. And that Roshan kill is brought to us by Vortex for an XPC upgrade. Guys, Vortex po ang inyong hanapin sa mga gaming PC enthusiasts dyan. Ayan. So, sila ang Vortex. Like and follow their page as well. Ayan. 19K gold lead na mga lodi. Pinagsasampal lang eh. Ito nga si RTZ eh. So, now, the smoke play. How to deal with the puck. Dito nga. Isa sa problema eh. Kahit walang Slardar, okay lang. Kumbaga, okay. Paraya ka na, Slardar. Hindi ka namin kailangan sa teamfight. Meron naman kaming pack eh, pero may double damage. Likod. Oo. Si Abed, tingin mo sa pat ko? Para kahit papano eh, makahabol. Pwede naman kung maunahan nila yung backlines muna. Kasi ang hirap kapag matuturing between ka eh. May problema ka dalawang support sa backlines. Kung ikaw si Abed, would you go for the puck? Kasi kanina pa siya nahihirapan na huliin yung puck. And kahit na mahuli niya yung puck, hindi pa rin nila magawang patayin. Now, na merong Aegis of the Immortal, tingin ko much better if you would go for the two support sa backlines muna instead of trying na patayin etong ang si Iyuta. Kasi nasasayang yung oras eh. Ayan, Hex na ata to. Going sana for Hex nga ata dito si Abed. Parang problema pag... Uy, wait lang. Ito nga yung problema. Dream Coil na gamit na onto Crit. Puputulin yung Dream Coil. Dagon sabog ang muka dito ni Crit. O, Ginitara! Pag ganon, Saberlight, wala ang ganti. Ay, ay, ay. Mamamatay po dito sa Saberlight. Bukos kuman. Power Strike. Auto to. Pang highlight sana. Pero meron man damage. Ang tanong na doon dito si RTZ, even with the BKB, ipapalag niya na lang. Point of no return, palag na nga this. Pero nakitara na naman, Inferno Blade right on his face. Mamamatay po dito si RTZ and dominating na para dito kay Kiyotaka. Yun lang guys, 9 pandas with a blaze. Ito ba yung i-expect natin dito sa 9 pandas? Ako hindi ko talaga ina-expect na ganito yung kanilang magiging performance. Pero based on this game, outplayed. Yun lang yung masasabi ko eh. Hindi na to parang, hindi to dropped eh. The way 9 Pandas played this game, lalo na yung mid laner nila, on point. Wala, nababaliw sila eh. Yung pag-juke pa lang ng ano, ng puck sa may bottom lane kanina, nung may Aegis yung Shopify, lots of space given by that puck. Nandito nga sa kanyang teammate and wala pa si RTZ, 15 seconds. Hirap niyan. 10 painful seconds para sa side ng Shopify Rebellion. Unti-unti na nga binabakback yung kanilang midrush dito, mga tropa. Sikita ka nalang pumapronta. Okay, how can you kill me, guys? I have Aegis. Sa kanya na nga yung Aegis, eh. Siya talaga yung pinaka-important na hero dito. Level 24. Diyos ko po, pa 25 na. At ito yung mahirap, ano level 25? Oo, oh, unkillable kasi. Hindi nila mahuli-huli. So, yung Hex na yan, kinakailangan na talaga for Shopify. Pero, uy. Pero, oh, Dagon, RTZ, oh, na-Hex. Dito sa Kiyota, tapat nga ba yung damage, nahila, the Battle Strike, well, connect, and finally, they brought down the pop. But here is the problem, may Aegis. Dito si Kiyotaka, face shift. John out, gagawin ng pop. Buhay pa si Kiyotaka para walang nangyari. Parang walang nangyari. Hex is the key talaga. Pero, tingin ko, anytime soon, magkakaroon ng Lincoln Spear. Etong si Kiyotaka, so... doon na, mahihirapan ulit. Pero ito, KJ, tinan mo yung smoke play ng Shopify. Lincoln na. Itatry nila to. Actually, walang buyback. Sila artisan na dito. Pag ito, namatay sila, pwede nang katapusan. Pwede nang mag-GG ating yung Shopify na ito. Kung mamamatay sila, Abed. And RTZ, pero yung wraparound play ng Shopify, gagana nga ba? Nantanong, ready dito sa idang 9 Pandas. Uunahin nga daw nila dito si Roger, but now, nagkamali sila. Hand of God, nadyan na, nadoom ba? Okay, there is gonna be the Hex on the Doom, preventing the Doom from going in. Mamamatay ba? Dito, ang tanong si Miero, there is gonna be the Dagon right on his face. Crit has fallen, buyback gagamitin na.
Pero freezing field as well, fly buying some time, but still not enough. Natum dito si Yapid, walang kawala. No buyback for the storm, this might be over. The end is nice. Shopify, what have you done in good game? Is gold. Shopify. Uy, nag-rage quit si RTC. Yun lang. Basag ang parlay. Basag ang parlay. Tinusiro yung Shopify. Nang 9 panda. So, what a play. Oh, grabe. What a team. Ito yung isa sa pinaka-least na ina-expect ko na ganito yung magiging performance. And I believe they're one of the dark horse dito nga sa ating tournament after witnessing eto ngang series na pinakita nila laban dito nga sa Shopify Rebellion. And there's lots of me shops lang siguro for Shopify Rebellion. Pumapantay naman sila eh. Lumalamang sila sa early. Ang ganda ng mga pickups nila. Ayan. Talagang thumbs up talaga kapag ganun yung performance. But again, kinapos dito yung Shopify. Siguro petition, let us see Abed playing other heroes. Diba? Ganun na lang siguro. Be, auto pick eh, first pick eh. Parang wala nang ibang hero eh, no? Pero yun na nga guys, 2-0. Sabi ko ba naman, 2-0 na tayo eh. Agay. Dahil dun ha, top 8 na itong 9 pandas. Congrats. And another 200 DPC points yung kanilang makukuha. Kaya naging top 4 na sila ngayon sa DPC natin. Congrats. With total of 796 points. Grabe naman. From top 12 yata sila kanina guys, ngayon top 4 na sila sa DPC natin. And syempre matadagdagan pa yan pag nanalo sila ng nanalo. What can you say about this performance ng 9 pandas mga sir? Para sa akin, unexpected. Kasi syempre, kahit sabihin natin malakas sila sa region nila, iba pa rin kapag pinagsuntok-suntok na yung ibang region eh. Diba? So, yeah. Really good play. Grabe yung synergy nila as a team. Plus, yun nga, with a stand-in, tapos ganito yung magiging performance. Sobrang impressive ng kanilang pinakita. Mapapa-coach ka na lang yata pag ganyan si Solo, no? Oo. Pwedeng kick niya muna yung coach, siya muna mag-coach, tapos cross-five muna si Roger. Sige, ikaw na maglaro. Uh-huh. Ako mag-coach, ikaw na maglaro. Grabe kanilang performance yan. So, tingnan natin, sino nga ba ang ating MVP dito sa game number 2 natin? Walang iba. Walang iba. Oo, medyo walang iba din talaga yung pack niyan. Hindi mamahuli kung saan-saan, parang si Joma. Kung saan-saan pumupunta, tapos pinahuli. Ay, si Eric pala, si Eric pala. Oo. Ito nga, si Kiyo Taka. Yan o, 11, 4, and 14 sa kanyang pack. Si Depressed Kid po dati yan. Ngayon, di na siya depressed. Naging si Kiyo Taka na siya, no? Napakalupit ng performance. And also, meron na silang 12,500 dollars at least, no? Top 8 finish dito sa group ano natin, sa playoffs natin. Ay, napakalupit, Kuya Eddie. Next series natin, ano ang bakbakan? Meron tayong PSG LGD versus Tantra. Dahil hindi naman kayo magkakas doon, sa tingin nyo, sino man nanalo doon sa dalawa na yun? Tundra. Parang hirap na, parang YOLO time ngayon, LGD. Oo, parang ay, mga ano. Oo nga, sarap nga mag-YOLO, no? Matataas. Feeling ko, tama yung dalawang sunod ko eh. So, yung dalawang sunod ko mali. Baka LGD nga ngayon to. So, tayaan muna natin. Tayo na tumayo dito, guys. Tayo na. Para isang mabilis. Ano pala? Edi tayaan natin. Or... Ayan, let's go. Teka lang. LGD ka, di ba? Sige, ikaw na. Okay. Magkaiba kami ng option eh. So, guys, bet responsibly at support your favorite teams doon nga sa 747 bago mag-umpisa yung ating next yan. Series, guys. Ayan. Guys, isang mabilis muna. Ano tatayaan natin dyan? Wala, may na yung net. taya tayo ng... Wala pa, mamaya pa yata, guys. Inaayos lang yung ads, guys. Pero pagbalik natin, the number one team, no? Tantra sa Group B. Uy, meron na. Mamaya pa yan, eh. Mamaya na lang, hintayin na natin yan. Number one team sa Group B, itong Tantra versus number four team naman sa Group A, PSG LGD. Yun na nga po ang susunod. Huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir.
How did you do it? Because I think other teams are going to be looking to how you did it. How did you guys think you beat Medusa? Actually, we have 100% win rate against Medusa. We know how to play against it. Just focus on the heroes. And at one moment, when everyone is dead, we just kill it. And actually, we have good heroes like Void, Nyx, which works against BKB even. So it's just simple. We know how to control it. Fantastic. You guys seem very confident. And best of luck in the rest of the tournament. What? I said best of luck. What? What did you say? How dare you wish us luck? We don't need that. All on. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel,